Magandang araw sa iyo! Ngayon ay atin namang tatalakayin ang tungkol sa pagpupunyagi ng katutubong pangkat na mapanatili ang kalayaan sa kolonyal na pananakop. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency na napahahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko na sasagutan mo muna ang paunang pagsusulit na susukat sa iyong nalalaman tungkol sa tatalakaying aralin. Panoto, pagtapatin ang hanay A sa hanay B ayon sa naging bunga ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonisasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot. Kumusta? Ilan ang nakuha mong marka? Kung ang nakuha mo ay 5 at 4 na puntos, binabati kita dahil may paunang kaalaman ka na sa ating aralin. Kung 3 pababa naman, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. Ngayon naman ay magbalik-tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, basahin at unawain ang mga pahayag. Tukuyin ang naging pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas. Una, paggamit ng dahas o pakikidigma at pagbubuwis ng buhay kung kinakailangan. Pangalawa, pagtatago sa mga liblib na lugar na hindi kayang puntahan ng mga Espanyol. Pangatlo, pakikiisa sa gawaing panrelihiyon, pagbabago sa pananahan at pagsunod sa patakaran ng pamalaang Espanyol. Pang-apat, hindi pagsunod sa pamumuno ng mga Espanyol at ipinagpatuloy ang payak na pamumuhay at paniniwala. At pang-5, paghingi ng tulong sa taong simbahan upang makamit ang katarungan mula sa pang-abuso sa patakarang enkomyenda. Mahusay! Nasagutan mo ng wasto ang baliktanaw. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang ating aralin. Ang pagpupunyagi ng katutubong pangkat na mapanatili ang kalayaan sa kolonyal na pananakop. Iba't iba ang naging pagtugon o reaksyon ng mga Pilipino sa unti-unting pananakop ng mga Espanyol. Mayroong umayon o tumanggap sa ginawang mga pagbabago ng mga Espanyol at ang ilan naman ay napakalayo-layo upang takasan ang pang-aapi, kawalan ng katarungan at ang pagturing na pinakamababang antas sa lipunan. Mayroon ding naging matiisin dahil na rin sa kaisipang wala silang laban sa mga armas at pwersa ng mga Espanyol. Marami rin sa mga katutubong Pilipino ang buong tapang na nag-alsa laban sa mga Espanyol. Lumaban sila gamit ang mapayak na armas. Nagpamalas din sila ng pagkakaisa sa layuning ipagtanggol ang kasarinlan. Una ay ang pagtakas. Ang mga katutubong Pilipino na hindi sumang-ayon sa pamamalakad ng mga Espanyol ay nagpakalayo-layo. Pumunta sa bundok at liblib na lugar na hindi kayang abutin ng mga Espanyol. Ito ay upang magtago at maiwasan ang impluensya ng mga Espanyol.
Pagtakas ang laging tugon nila upang protektahan ang kanilang paniniwala, teritoryo at kabuhayan. Nahirapan ang mga sundalong Espanyol at mga prayle na akyatin ang kabundukan dahil sa matarik at pasikot-sikot ito na lubhang nagpahirap sa mga dayuhan. Kung kaya, ipinasya nila na mas pagtuunan ng pansin ang mga nasa kapatagan. Sa pamagitan nito, napangalagaan nila ang kanilang kultura, relihiyon at kabuhayan. Mas ninais nila na mamuhay ng ayon sa nakagisnang kultura at pahalagaan ang simpleng pamumuhay. Pangalawa ay ang pag-aalsa. Ito ay pamamaraan ng paggamit ng dahas o pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ang mga naging dahilan ng pag-aalsa ay pampolitika, panrelihiyon at pang-aabuso sa kabuhayan at karapatan. Pinagbuklod ng mga karanasang ito ang damdamin at kaisipan ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Gumamit sila ng payak na armas. Nagsanay na lumaban, nagplano ng estratehiya laban sa kaaway at ipakita ang kanilang pagkakaisa. Iisa ang kanilang layunin na muling ibalik ang kalayaang tinatamasa bago pa dumating ang mga mananakop. Maraming katutubong Pilipino ang handang ibuwis ang kanilang buhay, makamit lamang ang inaasam na kasarinlan. Ang mga Muslim at Igorot ay mga halimbawa ng mapangkat na hindi pumayag mapasilalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Naniniwala ang mga Muslim na kaya nilang pamunuan ang kanilang teritoryo. Mahigpit ang kanilang pagyakap sa relihiyong Islam at hindi sila papayag na ito ay palitan ng Kristyanismo. Ganun din naman ang mga Igorot na pinangangalagaan ang yamang likas, teritoryo at paniniwala. Sila ay hindi pumayag na mapasailalim sa kolonyalismong Espanyol. Buong tapang na ipinagtanggol ang kanilang kasarinlan at ibinuwis ang buhay para sa kasarinlan. Pangangayaw o headhunting ng mga Igorot. Ito ay ang paglahok sa digmaan at pagpugot ng ulo ng kaaway. Ito ay labis na kinatakutan ng mga Espanyol, kung kaya sila ay bumaba ng bundok at tuluyang hinayaan ang mga Igorot na manatili sa kanilang paniniwala at pamumuhay. Sa ginawa ng mga Igorot, naging malaya sila na ipagpatuloy ang nakagisnang relihiyon at hindi napasailalim sa pamalaang Espanyol. Pagpapatupad ng jihad ng mga Muslim. Ito ay ang banal na digmaan laban sa mga Espanyol. Naniniwala ang mga Muslim na ang labanang ito ay mapakikipaglaban para sa kanilang paniniwala sa relihiyong Islam at marapat na ito ay protektahan laban sa kaaway. Sa pagpapatupad ng jihad, nilisan ng mga Espanyol ang ilang bahagi ng Mindanao at naging malaya ang mga Muslim sa kanilang pamamahala. Ang pagkakaisa at pagmamahal sa relihiyong Islam ang nagsilbing dahilan upang makamit ng mga Muslim ang kanilang kasarinlan. Pangatlo ay ang pagtanggap. Maraming Pilipino ang sumunod sa mga ipinatupad ng pamalaang Espanyol. Dahil dito, maraming nagbago sa pamumuhay ng mga Pilipino. Itinuring na pinakamalaking impluensya ng mga Espanyol ay ang relihiyong Kristyanismo. Sa pamagitan ng relihiyong ito, maraming pagdiriwang ang tunay na kinagiliwan ng mga katutubo tulad ng masayang kapistahan at Pasko, gayon din ang pagunita sa mga pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Nagbago rin ang panahanan mula sa payak na bahay kubo ay naging bahay na bato. Nagkaroon din ng mga pagbabago sa kultura mula sa pananamit, pagkain, musika, sayaw, panitikan, pagpapangalan, sining, teknolohiya, wika, edukasyon at iba pa. Ginamit nila ito upang makiangkop sa bagong pamumuhay kasama ng mga Espanyol. Maraming patakarang pangkabuhayan tulad ng pulo y servicios, kalakalang galyon, encomienda, tributo,
At bandala ang ipinatupad ng mga Espanyol na napilitang gawin ng mga Pilipino dahil sa paniniwalang wala silang kakayahang labanan ang mga Espanyol na bihasa sa digmaan. Takot din ang ilang mga katutubo na magbuhis ng buhay at naniniwalang ang pagiging matiisin ay banal na gawain na itinuro rin sa simbahan na ang kaginhawaan ay nasa langit at matatamo ito sa pagiging masunurin. Upang higit mong maunawaan pa ang aralin, mayroon akong inihandang gawain para sa iyo. Para sa unang gawain, punan ang patlang ng tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa mga salitang nakasulat sa itaas. Una, ang mga katutubong Pilipino ay nagpamalas ng husay. Sa patlang, handa silang magbuwis ng buhay makamit lamang ang kasarinlan. Pangalawa, gumamit ng patlang sa pagpaplano ng labanan at gumawa ng armas ang mga katutubong Pilipino. Pangatlo, dahil sa kahirapang nararanasan, nagkaroon ng isang layunin ang mga katutubo. Ito ay labanan ang pang-abuso ng mga Espanyol. Nagpakita sila ng patlang sa pagtatanggol sa teritoryo at relihiyon upang magtagumpay sa labanan. Pang-apat, maraming Pilipino ang tinanggap ang kolonyalismo. Isinabuhay nila ang mga impluwensyang Espanyol at naging patlang sa mga pang-abuso at paghihirap. Panglima, ipinagtanggol ng mga katutubo ang kanilang kasarinlan dito na ipamalas nila ang patlang sa bayan. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling! Ngayon, batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na ang mga naging reaksyon o patugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol ay ang pagtakas, pag-alsa at ang pagtanggap. Pagtakas ay ang pag-alis at pagtago sa kabundukan upang umiwas sa kolonyalismong Espanyol na panatili ng mga katutubo ang sinaunang pamumuhay at paniniwala. Pag-aalsa, ipinagtanggol ng mga katutubo ang kanilang relihiyon at pamumuhay. Marami ang nagbuwis ng buhay upang maibalik ang kanilang kalayaan at mga karapatan. Pagtanggap, sumunod sa mga pagbabago. Isinabuhay ang aral ng Kristyanismo at namuhay sa bagong tatag na panahanan ng mga Espanyol. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module tulad ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Uli, ito si Maestro Tadeo na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.